susunod na sineserye dito sa One Screen. Ya mucha honra, María la del barrio soy, la que descuincla quedó re sola y va a cambiar su suerte. De su barrio querido se fue a poder comer. Ya mucha honra, María la del barrio soy, la que chamaca locamente se enamoró y por curar dolencias se desquició. Pumayag ba si Maria sa diborsyo? Palagay ko, parang wala naman siya pakialam kung masangkot siya sa iskandalo. Anong iskandalo? Bakit? Dahil kung hindi siya papayag sa aming diborsyo, sasampahan ko siya ng kasong pangangalunyak. Malaya na siya kapag naghiwalay kami. Wala na siyang mababalitaan kahit na ano tungkol sa akin. Para bang ako'y namatay na. Tita, ako at ang iyong daddy ay... Mami, hindi naman mawawala ang pagiging magulang niyo sa akin. At sila... Meron din silang lugar sa puso ko, pero bago sila, ikaw muna tsaka si Daddy. Ihingi mo ako ng tawad kay Luis Fernando sa hindi ko pagtupad sa usapan namin. Hindi naman po galit si Daddy sa inyo. Pero kami ang tunay mong mga magulang, okay? Magulang ko rin sila. Dahil pinalaki nila ako, dahil binigay nilang pagmamahal, pagkalinga at atensyon. Tita, ngayong nalaman mo na ang totoo, pwede bang dito ko lang tumira sa amin ang mama mo? Si Maria. Nasa study room, hinihintay si Attorney Larios dahil pupunta raw ngayon. Oo, oh, dahil yun sa diborsyo. Kung ganun, desidido na pala si Luis Fernando. Sobrang desidido na siya sa ngayon. At ang sulat na ito, pakinggan mo. Sa loob ng 3 buwan, babalik ako ng Mexico. Bigyan niyo ako ng isang bonggang party. Ang paborito niyong pamangkin. Tungkol saan ito, Attorney? Tungkol po ito sa inyong asawa. Kay Luis Fernando? Gusto niya lang mabilis ang diborsyo, Senyora Maria. Ako din po ang hahawak sa kaso ninyo. At gusto rin niyang maging malinis at maayos ang bawat proseso. Yung walang kahit anong iskandalo. Ngayon, tatanungin ko ang opinion ninyo, Senyora. Gusto niyo bang makipaghiwalay sa kanya? Kung malalaman lang natin kung kanino galing ang mga ito. Hindi yan si Penelope at hindi niya gagawin yan. Ano bang mapapala niya? Pero sino at anong klase ng tao naman kaya ang magpapadala sa atin ng ganitong sulat? Minsan iniisip kong hindi biro yan. At siguro may mas malalim na dahilan yan. Isang seryosong peligro. Ay, sasabihin ba natin ito kay Luis Fernando? Sandali, hindi Victoria. Hindi ngayon dahil marami pa siyang problema. Hindi niya pa alam ang totoo kay Maria kaya labi siyang nagagalit sa kanya. Kaya bakit pa natin dadagdagan ang mga iniisip niya? Hindi pa rin ako makapaniwalang maghihiwalay silang dalawa. Ako rin, Victoria. At kapag hindi pa din sinabi ni Maria ang totoo tungkol sa anak niya, hinding-hindi niya aatrasan ang diborsyo. Pakiusap wag po. Huwag niyo akong piliting tumira kasama niyo. Pero bakit, tita? Hindi ko po sila pwedeng iwanan. Mahal na mahal ko po sila. Isipin niyong hanggang ngayon, sila pa rin ang totoo kong mga magulang. Hahatiin ko ang pagmamahal ko sa inyo. Pupunta ako rito. Kayo pa rin ang totoong magulang ko. Pero huwag niyo po akong ilayo sa kanila. Dahil hindi ko kayang mawala sila sa buhay ko. Maghihintay po ako ng sagot ninyo, Senyora. Sabihin mo. Sabihin mo kay Luis Fernando na pumapayag ako sa diborsyo. Oh, ito na ang cheque mo ngayon, Zamora. Salamat, Mr. De La Vega. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Ano yun, Zamora? Tinuloy ko ang investigasyon. At ang babaeng nang ba-blackmail sa asawa niyo, ay ang babaeng nang ba-blackmail din sa inyo noon, sir. Si Penelope Linares.
Intindihin mo naman, iho, kailangan niyong umalis sa apartment na ito at bumalik doon sa dati niyong bahay. Hindi na tayo pwedeng magpalipas dito ng gabi. Pero bakit natin kailangan umalis dito? Dahil nasa peligro ang buhay natin dito, iho. Ang lalaking yun, pwede kang patayin ang asawa ni Senyora Maria dito anumang oras, utang na loob. Tay, pero nilinaw na po ni Senyora Maria ang lahat. Nag-usap na po sila. Bueno, yun ang sinabi niya sa'yo. Pero ang totoo, hindi pa, iho. Galit na galit pa din siya sa'yo at sa kanya. Hindi siya naniniwala sa mga paliwanag niya. Totoo sinasabi ng ninong mo, anak. Akalain mo yun, makikipaghiwalay na siya kay Senyora. Magandang desisyon po yan, Senyora. Pero di ko maintindihan. Magkasundo naman kayo. Hindi ba sinabi ng asawa ko kung bakit gusto niya ng diborsyo? Sinabi lang niyang hindi na daw kayo magkasundo. Napakaduwag niya. Hindi, attorney. Hindi yun ang dahilan. Ibang dahilan at sasabihin ko sa inyo para lang alam niyo ang totoong nangyari. Gusto niya akong hiwalayan dahil kumbinsido siyang meron akong ibang lalaki. Totoo ba yan, Senyora? Pero imposible mong gawin yun. Siyempre naman. Pero nalaso ng utak ni Luis Fernando ng mga anonymous letter. Nabulag na siya. At hindi niya na ako pinagpaliwanag para sabihin nagkamali siya. At ito'y isa lang hindi pagkakaintindihan. Gusto niyo bang ako ang magpaliwanag? Hindi na, attorney. Hindi mo kailangan gawin yun. Bahala na siyang paniwalaan ang gusto niyang paniwalaan. Pero Senyora Maria, maaari nating maagapan ang diborsyo. Wala akong interes na agapan pa yun. Hindi niyo na ho ba mahal ang asawa ninyo? Mahal ko siya, attorney. Hindi ko maitatanggi yan. Mahal ko siya. Pero sobra akong nasaktan. Masyado na naging salbahe si Luis Fernando sa akin, attorney. At bakit pa ako mananatili sa relasyong wala namang pagtitiwala? Kung gusto niya ng diborsyo, edi bigyan siya ng diborsyo. Pakiiwan na lang dyan ang mga kailangan kong pirmahan para matapos na. Yamucha honra.